Good morning mga kapakner, panibagong araw, panibagong buhay na naman ha. Vlog takeover muna ulit tayo kay Mrs. Ako naman na gagawa kami kay Kuya Rodel. Ayan po, good morning po mga kapakners. Ngayon pong araw, November 30. Wala pong pasok holiday. Wala pong pasok sa Kachabi, kaya po nandito po yung sa Kachabi. Hi! Nakakasama po tayo sa dito sa bahay. Maghuhugas po siya ng plato para maglinis dito sa loob. Ako naman po magluluto ng ulam. Lulutuin ko po yung puso ng saging. Ano natin talaga na parang sisig din. Sisig puso. Para po, samahan niyo po kami. So yan mga kapartner, maghuhugas po tayo ng plato. Hihiwa po tayo ng puso. Ayan mga kapakners, nahiwa na natin yung puso. Ipigain na lang natin mamaya yun para mawala yung dagta. Nahiwa naman tayo ng bawang sibuyas. Panggisa. Thank you.
Okay na, makapaghiwa na tayo ng bawang sibuyas. Pipiliin na lang natin yung puso para matanggal yung dagta. So yun mga kapaknals, lalamasan natin ng asin yung puso para matanggal yung dagta. Pasok na natin. Tanggal natin na ano. Yan mga kapaknur, napigaan na natin. Yan, konti lang, sakto lang sa aming dalawang magnanay. Kapaknur doon naman kakain kalakuyar doon yun, mamaya pa uwi ng hapon. Yan, para lutuin na natin. So yan mga kapaknur, maglilinis tayo sa bahay. Partner, tapos na tayo maglinis sa sala. So, magliligpit naman tayo ng pinagligaan. So, yan mga kapartner, magwawalis naman tayo dito sa kwarto. Mga kapartner, magwawalis naman tayo dito sa kwarto. So yan mga kapartner, tapos na tayo magwalis. Ayan. Ayan yung lalinis ko mga kapartner. Hanggang dun. Hanggang dito mga kapatid. Linis ko. So yan mga kapartner, pati po ito. Linis ko po. Ayan. Ay, di pa po pala tapos. Pabalik na ko pa pala yung kusina. Ay naman naman po sa bata na yan. Kahit ano pong pakain mo dyan. Kahit anong gulay kakainin yan. Hindi maselan sa pagkain. Halata naman po sa katawan eh. Ayun o. Di ba anak? Hmm? So yan mga kapartner, tapos na tayo maglinis dito sa kusina.
So yun mga kapartner, tapos na tayo magwalis, pwede na tayo mag-cellphone. So yun mga kapartners, magpapainit na tayo ng kawali, magigisa na tayo. Yun mga kapartners, mainit na yung kawali natin, maglalagay na tayo ng mantika. Painitin po natin yung mantika bago tayo mag-isa. So yun mga kapaknurs, magigisa na tayo. Isa-isa lang. Hindi ako palang lulutuin ito. Ano? Tawag dito sa aming sisig puso. Hindi naman po ako talaga marunong magluto. Ano lang, tansya-tansya lang. Pagka na tuto na po yung sibuyas, talagay na po natin yung bawang. Yan, lagay na natin. Wala tayong ano dito, panahog. Pinabibili ko yung anak ko ng picture sa tindahan, wala daw mabili. Toy cubes na lang. Halo-halo lang. Ituin muna natin yung bawang sa sibuyas. Ayun na, okay na yung bawang sibuyas natin. Lalagay na natin yung puso. Konti lang na ano natin. Kasi isang puso lang yung meron tayo na hiniwa natin. Pwede na yan. Namin ang anak ko. Alam mo, salsa ka. Parang halian namin. Kaming dalawa. Kamon natin, tatakpan natin, hayaan natin maluto yung puso. Ayan, tatakpan natin. Hayaan natin maluto yung puso. Lalambutin muna natin. Ayan, habang pong pinapakulo natin yung, pinapalambot natin yung puso. Lagay na po natin yung pork cubes. Ayan o. Para maglasang baboy man lang. May sahog. Panulit natin. Mamaya natin nalagay yung suka pag malambot-lambot na. Yan mga kapakners, malambot na yung puso natin. Nalagyan na natin ng suka. Kaya tinawag na sisig puso dahil dyan pang ano, masim-asim. Yan, pwede na yan. Kasi ayaw din ng anak ko yung masyadong maasim. Tsaka lalagyan na lang natin ng asin saka pampalasa. Mga paminta. Yun mga kapaknurs, lagyan natin ng asin. Yun mga kapaknurs, lagyan natin ng paminta. Pana natin. Pana natin. Mamaya-maya, luto na yan. So, yan mga kapaknurs. Luto na yung ulam natin na sisig puso. Sasalang na lang kami ng sinain. Tapos, kakain na kami. So, yan. Mag-uunab na sinain yung anak ko. Marunong man siya magsaing. Papasalang lang sa akin kasi tungkala namin. Hindi niya kaya buksan.
pala namin yun, ganun yung super kala na maliit. Kaya tinatawag niya ako pagka papasalang na niya sinaing. Mga kapaknar, mainam hanggat bata po yung mga anak. Kailangan turuan natin ang gawain bahay para paglaki nila, hindi sila ano. Hindi rin sila mukhang kawawa na hindi nila alam yung kung paano ganito, kung paano ganon. Kaya hanggat bata pa, turuan na natin ang mga gawain bahay para sa kanila din naman yun. Mga kapaknar, ano, grade 5 pa lang yan. 10 years old. Nakdalawang, ano lang yan, dalawang baso lang, ano lang yan. Dalawa? Oo. Yun, ayun niya po yung ginagawa niya. Takal ng bigas, saka takal ng tubig. Isa lang, para hindi daw mahilaw. Okay na, nak. Nakitita kayo po. Asalan ko na po. So, yun mga kapaknos, may lamig kami na kanin. Sasaluhan na namin yung anak ko para mamayang tanghali. Yun na lang kakain namin. Mga kapakner, nakakain na kami ng tanghalian. Papahinga kami. Anak ko, ayan, titingnan niyo yung gamit niya. Ayusin niya kasi walang pasok. Bukas may pasok na sila. Ayusin niya. Makalat-kalat sa bag. Ayusin niya. Tanggalin yung mga basura, yung mga ano. Lahat? Oo. Lagay mo dyan sa baba yung bag para dyan mula. Ilagay mo na yung mga notebook. So yan mga kapakner, sa tapos na niya ayusin yung gamit niya. Halika na dito, tanggalin ko na yung pusot mo, maligo ka na, tsaka matulog.
para lumaki palalo yung katawan mo. Ayan mga kapakners, patutulungin ko muna itong batang mataba na ito. Para mamaya hapon, paglabas niya malamig, huwag siya maglalaro. Tulog ka na. Ayan mga kapakner, may dala nga tayong tatlong pirasong ampalaya. Gagayat ni misis. Para may ulam na rin itong hapunan. Tsaka paklera ng ano yan. Tuyo, no? Pritong tuyo. Ayan, mga kamatis. Masarap yan pagka mga marami itlog eh. Sarap ng kainan. Ang palaya. So yun mga kapakners, gagayatin na natin to para maluto na hapunan namin. Tayo maghiwa ng ampalaya, kamatis, sibuyas naman. Masarap yung madaling kamatis sa isang ampalaya. Maghiwa muna tayo ng kamatis at sibuyas. Makatawang. Nakapag-iwan na tayo ng bawang, sibuyas at kamatis. Tara, luto na natin. So yan mga kapakners, pipigain po muna pala natin para mawala tayo. Nalagyan natin asin at saka natin pipigan. Para yun mawala yung papas ng mga kait sa laki ng mga kamay natin ito pag hindi pa naman napigya ako ng gusto eh. Ewan ko na laki. Kapakner, ito na yung ampalaya natin, piniga ko. Pinakahusto kong piga, ayan. Tatlong ampalaya yan. Uy ni Kapakner, galing doon sa bukit. Na kuyero din. Pero luto na natin. Ayan, let's go. Magpapainit na tayo ng kawali.
Nakalagay na tayo ng mantika. Painit muna natin yung mantika. Nako tayo mag-isa. So yun, mag-igisa na tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Sabi pagka daw hanin ng halo sa ampalay, mapay daw. Wala naman po yung mga ko kung ano, mapay ka. Kasi ampalay yan, mapay talaga yung ampalay. Masarap nga yung ano, mapay. Kasi pagka hindi mapay, hindi naman ampalay yung nagutungo.
Ayun, mga partner, lalagyan na natin itlog. Pwede na yan. Ayan. So yun mga kapakner, luto na. Diba? Dapat itlog to yung ulam namin. Eh, may dalang ang pala si kapakner. Luto ko. Sara. Yun. Nagpapaluto nga pala si kapakner ng ano? Tuyo. Sarap ka naman pa. Dito na lang sa pinag-isa natin ang ampalaya. Lagyan ko lang konting mantika. Lang, pag di pa mainit yung mantika, lagay mo ng tuyo para malutong. Lulutong na yung tuyo. Ayun, partner, lutong na yung tuyo natin. Ayun, pahit niya, kumatalong pa, buhay. Yan mga kapakner, nandito na nga tayo sa bahay. Natapos na nga yung trabaho doon kay Kuya Rodel. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ingat po kayo parati at God bless. Bye-bye.